ang imprint of God. Alam niyo yung imprint? Ano pong ibig sabihin nun? Ang bigla ko naalala dito, yung mga engineers. Nasa mga engineers. Kuya Jess! Ayun. Ayan. Kuya Jess. Di ba, Papa Store? Ano yung imprint? Narinig ko yung sa inyo eh. Sa mga engineers eh. Si Pinky. Ate Pinky? Ate Pinky. Due to ano? Si Roda. Assistant public records. Si Roda din. At saka si ano? Mga... Myra. Bad pa Roda. O mga engineers daw. Ang dami kong engineers. Ano daw po yung imprint? Natatandaan po yung name. Narinig ko sa mga engineer. Yung kuya. Di ba? Blueprint daw. Hindi ba makikita na kalit na kapit? Oo. Blueprint pala si engineering. Eh, sa akin ba mga lawyers? Atin ko. Sa atin? Blueprint pala, hindi imprint. Sa atin, sa lawyers? Dalima. Ano po? Dalima. Okay. Yung imprint, di ba, sa atin, attorney court, parang CTC, certified true copy. Tama ko ba? Yun yung exact na replica. Alam ko ba? Kabukha. Yun. So, imprint of God. Ang pinag-aaralan po natin ngayon ay imprint of God. Sino daw yung replica, kabukha ng Panginoon, ng Diyos Ama? Siya ay si? Kristo, si Jesus. So, first three verses, kung natatandaan natin yung binasa natin, ang dami-dami itong claims, characteristics na ibinigay tungkol kay Kristo, tungkol kay Jesus, tungkol kay Christ. Ano po yun? Son of God. Hello po! Morning everyone! Ayan, madulis lang po tayo kasi ang alam ko hanggang 11 lang. Dito ba? Kaya sige, para mas maganda po, mas sabay-sabay tayo mag-aaral lang mabilisan. Ano po yung mga characteristics na minention? Son of God. Di ba? Si Christ daw ay, hindi po, ano lang, para lang tayo ay sama-sama makapag-aral ng mas merong substance. Tama po ba? Diba? Son of God, ano siya? Agent of, ano pa po? Prince of Peace. Prince of Peace, agent of creation. Diba? Sustainer of the existence of the world. Yun po yung sinabi sa kanya eh. Tapos, ano kasi siya? Ano po ba kapag bakit siya imprint? Balikan muna natin yung Son of God. Sino po ba? Di po ba sa ating mga tao common na yung halimbawa pag anak ni? Sino ba kaya ang meron kami pang anak ni? Na tatay. Ni Janice. Anak ni Janice. Anak ni Joe. Ay, si Kuya Joe. Oo. Ay, yung mali ah. No? Si Angelo. Di ba? O, sige. Ano, level lang natin, i-visualize lang namin or i-simplify lang natin yung pinag-aaralan natin, Son of God. Kasi imprint, sabi natin eh. Si Angelo, pag nakita niyo ko, di ba? Iisipin niyo ba sino tatay mo? Si Kuya Joe, di ba? Bakit? Di ba? Kasi physically, kahawig sa mukha ni Kuya Joe, di ba? Ah, ito, anak. Anak, ito ni Kuya Joe kasi kamukha niya, di ba? Tapos si Angelo, magaling kumanta. Tama po ba? Manakay. Oh, manalo ka. At Kuya Joe. Manakay, Kuya Joe. Hindi, ako, actually, isipin nyo, kapag hindi nyo nakita si Kuya Joe, siguro magaling din kumanta yung tatay. Di ba usually ganun po? Uy, kumanta na. Kumanta na siya noon. Ano? Oo, kasi hindi natin kilala si Kuya Joe. Di ba? Mamaya daw Kuya Joe sample. Ayun, assuming hindi mo kilala, siguro magaling din kumanta ang tatay. Di ba? Usually ganun tayo. So, dahil si Kristo ay anak ng Diyos Ama, di ba? Exact reflection siya ng Panginoon, ng God the Father, imprint siya. Ano pong ibig sabihin? Si Jesus, si Kristo, ay anak ng Diyos na exactly nagre-represent sa Kanya, Ama, sa ating Ama sa langit. Dahil, di ba, siya ay may intimate na relasyon sa Panginoong Diyos. Sa God the Father, anak siya, di ba, kawangis. Dala niya ang sabi na doon sa first three verses, sa kanya nagre-reflect
o nagsha-shine, di ba? Ang sinag, ano to? Matinding sinag. Maningning. Maningning na sinag ng Diyos, di ba? Ibig sabihin kung ano ang characteristics, ano ang nakikita mo kay Jesus, kay Kristo, ay ganoon. Kasi reflection siya ng ating Ama sa langit. Si Christ din daw ang agent ng creation. Bakit agent ng creation? Hindi nyo ba tinatanong minsan na? Kasi po, di ba? God the Father dun sa Genesis, actually yung agad yung pumasok sa akin, di ba kinerate niya na yung mundo, di ba? Genesis 1:26. Genesis 1:26. Okay, dahil tatlo sila eh, doon. Thank you, Atty. Atty. Ayan. Di ba, so, bakit siya ang ano, ang agent of creation? Di ba mga brothers and sisters, pag meron kayong isang ginawang bagay, halimbawa sa sasakyan na lang, o check, yan natin, ilaymanize natin, no, dun sa daily living natin. Di ba, pagka meron kang biniging sasakyan, hindi naman nagtatapos doon sa pagbili ng sasakyan, di ba? Ginagamit mo siya, pero pag binili mo siya, ano kayo? Gagawin mo para ma-maintain mo yung sasakyan na yun, tumakbo siya. Di ba merong maintenance yun? Di po ba mga kapatid sa pananampalataya? Di ba kuya pastor at mga engineers out there, lalo na si Pastor Kuya Jim, favorite si Kuya Jim niya. Di ba kuya, ilang kilometers bago yung first check-up? 10,000? 5,000? 1,000. Oh, 1,000. Santiago pangalan niya, hindi Jim. Santiago. Oo nga, Santiago. Oo, tama. 1,000? Oo. Hindi ako nagpapit yung Jim. Ayos ang libo ba? Hindi ko yung kasi ano yun. Libre pa yan. Ay, libre pa yan. Kasi nga, stop it. Ay, kung paso. Anyway, o, di po ba? Father, ano po siya? Di ba? Ano po
siya. Di ba sa buhay natin may mga tinatawag tayong anghel? Di ba? Ang anak ng Diyos daw ay superior sa mga angels sa kalangitan. Di ba? Tama po ba? Kasi nung pangunong panahon, ang mga Jews daw po, meron silang different, ang term that idolatrous practice in treating angels. Ibig sabihin, halos sinasamba na nila yung mga anghel. Pero pinapaalalahan po tayo na huwag natin kakalimutan na ang mga anghel daw ay merely servants of God. Dahil si Jesus na anak niya, ano po, anak na Diyos at superior siya sa lahat ng mga anghel na create. Dahil in fact, Christ created angels. Diba? Siya ang gumawa ng mga anghel. At ang mga anghel daw, pinapaalalahan natin tayo, hindi sila mediator, no, between God and men. Kundi ang mediator natin ay sino? Who died for us, who beautified us, who cleansed our sins, none other than Christ, the Son of God. Ayun. Bakit, ano pa mga ano, anong mga gusto, anong mga verses sa banal na kasulatan, nagsasabi ng anak talaga na siya ng Diyos, di ba? Doon sa succeeding verses na binasa natin, tinawag nga siyang Lord and my God, diba? Tapos sinabi pa na firstborn. Okay, marami po sa Psalms, meron sinasabi doon sa Psalms na 91 ata. Sorry ate? 91 ba? Yung Psalms. Tama. Hindi, yung 45 po, 6 to 7. Kasi sabi, angels are ministering spirits, not governing spirits. At ito po, pinakamaganda sa lahat. Napapansin niyo ba, ako personally, lagi ko yan na-observe. Kapag kung meron pumarong na dito sa lupa, kayo mga kapatid sa pananampalataya, di ba? Sabi, gusto ko, o kaya naman pag may mga namatayan, gusto ko, di ba? Sama-sama tayo na pupunta doon at magkikita. Tapos sinasabi natin minsan, siguro, ano, nakita na yung mga anghel sa langit na nag-aawitan. Sinasalubong siya ng mga anghel sa langit. Alam niyo po ba, nasabi sa pinag-aaralan natin, angels daw were sent forth to minister for those who will inherit salvation.